Welcome to Jerobee Electronics Center. So before we proceed to our main topic, so I just want to say thank you to all the viewers and subscribers of my channel. So without you guys, so hindi tayo makaabot sa ganito. So thank you sa inyong lahat dahil malapit na tayo maging 4,000 subscribers. Yay! Pagtap tayo dyan mga boss, okay. And sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, so please subscribe and click the notification bell para syempre updated kayo sa mga next topic natin. Okay, so ang topic natin yan is all about making PCB using screen method. So ano po ba itong screen method? So, syempre, yung screen method is syempre yung ginagamit natin sa paggawa ng PCB or sa pag-prepare ng PCB is yung cell screen. Ikita nyo ba yung cell screen, no? Yung sa pag-printa ng mga t-shirt. So, tulad ito, yan. So, pinapahid yung pinta doon sa screen, no? Na may design. So, para lumabas na yung design natin. Okay? So, pag prepare ng PCB natin, so, before natin yan i-change, syempre, dapat meron na siyang naka-imprint na layout. Kung saan, kung sino lang yung may print, no? Dito. So, sila yung may iiwan, no? Pag na-i-change tayo. Okay, so, maraming method din, no? Sa paggawa ng PCB or sa pag-prepare ng PCB. So, meron tayong iron method, no? Or toner transfer, no, na madalas na tinatawag natin. Meron din na toner cold transfer at film method, no, or photographic. Yan. So yung film method, so yun po yung ginagamit sa mga factory. Yun po yun. So pag film kasi, so nilalaminate dito yung film. Meron tayong ano niyan eh, meron tayong vlog niyan tungkol sa film method. So merong film na ilalaminate dito, tapos photographic, no? So medyo mahaba-habang proseso 'yan. Okay, so sa iron method naman, paano po 'yung ginagawa? So 'yun po, using toner transfer. So dapat yung first na piniprint, no, sa pag-iron method, so piniprint muna yung layout natin sa photo paper. So syempre gamit yung laser printer. So yun po yung sa toner transfer. So after ma-print ng layout natin sa photo paper using laser printer, so paplansyahin natin yan. Paplansyahin natin para dumikit yung layout natin doon sa PCB. So after ma-plancha natin, ibabad natin sa tubig. So para maalis yung pinaka layer ng ano, ng photo paper, yung parang top layer niya. So maalis. Okay. So yun lang, nakakapasma yun pag iron method, lalong-lalo na pag madami yung gagawin natin PCB. Okay, so may tanong, no? So, bakit boss laser printer yung kinagamit natin sa pag-print ng layout natin? So, hindi ba pwede yung inkjet printer? So, syempre, toner transfer, so ano yan, powder. So, para ma-transfer yung layout sa photo paper, so ginagamitan yan ng, meron na siyang tinatawag yung laser printer natin na kanyang developer. After sa developer, kung saan yung layout natin, ipapas na yan sa developer. Pagkatapos sa developer, dadaan yan sa may parang head press niya. So, sa head press, so doon, ipipress yung photo paper natin palabas. No? Kaya kung ma-observe natin, mainit yung papel or yung photo paper natin bago lumabas sa laser printer. So, mainit siya. Minsan, umuusok pa. No? Sobrang init. Okay? So, yun po yun. And yung inkjet naman, kasi yung inkjet, syempre, yung ginagamit na ink is liquid. Okay, so since pag liquid, umaabsorb yan sa papel.
So kahit na photo paper yung gagamitin natin sa pag print, no? So meron siyang glossy part dun sa first part nga or first layer ng ating photo paper. So glossy yan, no? So dyan po yung nagpiprint. So nag-absorb po dyan yung inkjet. So yung inkjet is liquid, hindi siya transferable. So kahit ano pang plancha natin dyan, hindi siya matatransfer dun sa ating copper glad. Okay, so yun yung pinagkaibahan nila. Else, meron tayong ginagawang DTG na tinatawag na printer. Yung pinaka terms dyan is direct to garment. So, direct to garment na printer. So ibig sabihin, halimbawa pa nagprint ng t-shirt, so yung t-shirt mismo pumapasok sa printer. Yan. So yun po yung direct to garment. So pero ink siya, pero ibang ano naman yon, ibang tawag doon, mixture ng ink, no? Sa mga ganong klaseng printer. So medyo may kamahalan yan. Okay, so meron tayong masasearch na ganyan na mga printers, yung mga parang kinustomize, no? Yan. Pero ko wala pang nakagawa niyan na sa PCB. Okay, so may tanong ulit yung mga boss natin, no? So bakit kailangan photo paper yung ginagamit, no? Sa pag-print ng ating layout sa laser printer. Okay, so syempre kasi tulad na sinabi ko kanina, yung photo paper natin is meron siyang layer na glossy. Okay? Glossy na layer. So pag dumikit dyan yung toner, tapos pinaplansya natin, so kailangan din mainit yung plansya natin. So yung toner o yung papel, yung photo paper natin is dedicate dito yan. Yan, dedicate. Okay? So sa mga glossy parts, so ma-dedicate siya dito sa ating copper. Okay, so tapos ibabad natin sa tubig. Padahan-dahan lang. Pero hindi pa natin na perfect yung design natin pag ganun. So meron pa mga part minsan hindi dumidikit yung toner, hindi natin malinis ng maayos yung ating PCB board. So yun lang yung disadvantage doon. So syempre pag hindi dumikit, so ano gagawin natin? Uulit na naman tayo sa pagpaplansya. Okay, so medyo hassle, no? Masakit na sa kamay, mainit, nakakapasma, tapos palpak pa yung gawa natin. Okay? So minsan, nakawala ng ganang gumawa. Okay, so punta tayo dun sa tinatawag nilang cold toner transfer. Cold toner transfer method. So ito na rin yung madalas na ginagamit ng ating mga ka-DIY. So, sa pagkakaalam ko si Vincent, so hindi ko lang alam yung family name, pero si Vincent yung first name niya. Ito yung method na ginagamit niya, no? Cold transfer. So hindi na lang natin alamin kung paano yung proseso kasi meron daw mixture diyan sa acetone, the thinner, so meron daw mixture diyan. So wala pa tayong research diyan. Aalamin na lang natin yan in the future. Okay? So sa ngayon, mag-focus tayo sa screen method. So, sa screen method kasi pag na-perfect natin to, syempre, pwede na tayo mass production ng mga produkto natin. No? Kasi siyempre, screen method, mabilis lang yan eh. So, yung pinaka ano lang, mahirap lang so pag nag-process tayo ng screen. So, pag lagay tayo ng layout dun sa screen. So, maraming proseso yan eh. So dapat kasi expert yung gumagawa ng screen, no? Para siyempre makuha yung pinaka desired na design natin para sa ating gagawing amplifier man dyan, power supply, gano'n. Okay, so, okay, yung suggestions ko dyan mga boss, no? Maghanap kayo ng kaibigan, no? Na marunong gumawa ng screen
So, syempre, yung hanapin yung kaibigan, yung mga nagli-layout, no? Nagdi-design ng mga t-shirt, no? Nag-i-imprinta ng t-shirt. So, para mura lang yung singil sa inyo pag napagawa kayo. Okay? Okay, so mag-start na tayo sa ating screen method. Diba? So, papakita ko sa inyo yung proseso. So, practice pa lang to ha, kasi first time kong gumamit itong na method na to. So, magpa-practice tayo. Okay, so dapat makuha natin yung technique sa paghahagod ng ink doon sa screen, no? Papunta sa ating copper glad. Okay, so yung first, yung gagawin natin, syempre, lilinisin muna natin ng tubig yung ating copper glad. Okay, so after natin malinis ng tubig, so patuyuin natin dyan. So kung kailangan nyo i-cut sa desired na size, so i-cut natin dyan. Okay, so after natin ma-cut, okay. Okay, so pag natuyo ng PCB natin, so ready na po yung i-imprint yung ating design gamit yung ating screen. Okay, so after okay, so yung ating copper glad, so ididikit natin yan sa plywood. So dapat meron tayong plywood na didikit natin dyan. And after madikit, so ipatong natin yung screen. Yung ating screen. Kunin ko lang yung screen natin ha. Yan. So, ito yung screen na pinagawa natin. Yan. Okay. So, ganito po yung ano, ang process. So, ito, ididikit natin dito. Yan. Didikit natin dyan. Yan. Tapos, dito sa ibabaw, dito tayo maghahagod ng pinta o ng pintura natin. So, ano po yung pintura na ginagamit natin? Ganon din so, yung pintura na ginagamit sa pag-i-imprint ng mga t-shirt. So, ganon din yun. Pero hindi masyado special kasi ano lang to, pansamantala. No? After nang ma-itching natin, so, may erase lang natin yung pintura. Yung pinaka-permanent lang is dito sa ibabaw. Yung sa label ng ating mga components. Yun yung pinaka-permanent natin. So, after nang madikitan na natin ng pintura, no? So patuyuin lang natin, no? Papatuyuin natin. So yung suggest sa atin ng ating kaibigan, so dapat tayo pag nag-imprint tayo sa gabi. Dahil pag umaga o maaraw, so yung pintura madaling matuyo. So yung screen natin, mabilis din na tuyuan ng pintura. So nag-suggest siya na dapat sa gabi lang pag gumagawa tayo. Okay, susubukan natin mga Brad, mga boss. No? Susubukan natin ni Natual kung makuha natin yung technique sa paggawa ng PCB using a screen method. Okay, so let's go. Doon tayo sa labas. Mga boss, ito na yung copper glad natin. Nadikit na natin sa plywood. Yan. So, mag-prepare tayo ng pintura. Sa ating, ito yung squeegee na ginagamit. Kita, punasan ko na nadumikit yung ano yung pintura. Ito na, squeegee. Squeegee. Oh, panami. Pag-prepare, tabi sa imo nga ano. So, lagyan natin ng pintura. Punti lang, no? Punting amount lang ng pintura. So, depende sa gagawin nating mga PCB. Yan. Yan. Ang sarap. Pagkakaalam ko, tulko. Tulko ko itong ano, itong pintura.
Okay, so after na ano natin, so i-align natin ng maayos yung ating screen sa copper glad, no? Yan. So, practice pa lang ito mga boss, no? Okay. So, shall we start? Okay. So, sa paghagod ng squeegee, so hindi natin masyadong idiin, no? So, smooth lang. Okay, so start na tayo. Yan. So, ulitin lang natin yan. So, dapat one stroke lang, ha? Isang direction. So, yung part na walang pintura, so i-ano lang natin para malagyan ng pintura. Pagbiga natin. Practice pa lang kasi ito eh. Yan. Yan. So, pag nakita natin na lahat ng portion ng screen is nalagyan natin ng pintura. So, pwede na natin iangat dahan-dahan yung ating screen. Yan. Tcharan! So, yan na pong design natin. So, meron lang mga portion na parang pala-palang dyan. So, yun na yan. Practice pa lang kasi ito. So, balang araw makukuha natin yung technique, no? Okay, so patuyuin lang natin yung pintura. Tapos, tapos na. Babaad na naman natin sa etching solution. Okay, so ito na po yung finished product natin mga boss. Oh. Yan. So napakaganda rin. So pwede na tayong mag-mass production ng ating mga produkto using yung screen method. Okay, so maraming salamat sa pagtotok dito sa GRB Electronics Center. So kung meron pa po kayong mga katanungan o gustong malaman, so just comment na lang po sa baba para bigyan natin yan ng time, no? Or natin ng vlog yan, no? Kung wala pa yan sa mga content na na-vlog natin before. Okay? So, susubukan natin gawa ng mga vlog yan. As hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel mga boss, so huwag kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para updated kayo sa sunod nating mga uploads. Okay? So maraming salamat. Bye-bye!